For today's video, gagawa tayo ng sink cabinet. Bali, may pull-out tray siya, tsaka meron siyang tatlong drawer. Yan, ito yung pinaka-frame niya. Tubular ang gagamitin ko ito. Tubular na 1x2. 1.5 ang pinakakapal niya. Ito yung pinaka-frame niya. Itong gagamitin ko dito is tubular, tsaka aluminum cladding ang gagamitin ko dito sa ating sink cabinet na ito. Ito yung mga partition niya. Lalagay ko dito mga partition niya. Bali, dalawang partition lang gagawin ko dito. Itong part na to, ito yung pinakalalagyan ng ating cladding sa likod or backing. Yan, kailangan iskulado yan para hindi tayo mahirapan sa mga susunod na step natin. Yan, make sure na iskulado siya. Yan. Dito natin lalagay yung ating mga shelf tsaka yung pull-out tray. Yan. Ganyan naging discard ko sa paggawa nga pala na to. Nuna ko muna yung parang sina yon, then tsaka ko siya kinonek mga tubular na 1x1 ang gamit ko dyan. 1x1. Ispat ko muna siya bago ko ako mag-pull weld para kung halimbawa at magkaroon pa tayo ng mga problema na hindi natin inaasahan na may mali tayong nagawa, madali lang natin siya mababaklas. Yan, papasin yung spot ko lang muna siya. Ito yung mga daan ng ating pull-out tray. Bali, dalawa nga yung ating cabinet na sa sink cabinet. Ito yung isang part. Ganitong style naman yung ginawa ko sa kanya. Yan, bali, dalawang square. Gumawa ko ng rectangle dalawa. Kasi yan, kaya siya may gap siya ng 1/4 yan. Kasi para pag nilagay natin yung pinaka-aluminum cladding sa part na to, hindi siya aalsa o hindi siya sisikit pag sinaksak natin siya yung sa may ilalim ng lababo. Yan. Kailangan 1/4 na allowance yan. Yan. Dahil 3 mm nga lang kasi gagamitin ko dito ang pinaka-aluminum cladding niya. Ito na itsura niya. Meron na siyang mga connector. Yan. Tapos babalik rin ko lang yan para i-connect natin sa pinaka-frame niya. Yan. Ganyan na itsura niya. Hindi ko na nga kinuhanan ng buong video para hindi humaba yung ating video na to. Yan. Bali, summarize na nga lang to. Dito yung pinakatlong drawer niya. Ito yung pinakalalagyan ng pinakadrawer niya. Yung ni-welding ko na siya. Lalagyan niya ito ng tatlong drawer. Yung pinaka-roller guide niya. Diyan ko ilalagay. Ito ilalagay ko pinaka-drawer niya, yung pinaka-drawer box niya. Bago ko siya i-pull weld or i-ano para i-finish paint para masigurado tayo. May gumamit ako dito ng self-drilling na black screw o yung metal black screw para for the meantime. Saglit ko lang naman kasi gagawin yan, tatanggalin ko din yan. Kaya hindi ko muna siya i-rivets. Pero pag pipinish ko na siya, rivets na gagamitin ko dyan pinaka-pang-final natin sa pagpipix ng ating drawer guide para mas maging matibay. Yan, tinatanda ko lang muna siya ng pentel pen, tsaka ko siya self-drilling, tsaka ko siya ipipix na ulit na ganyan. Ganyan na process ko dyan bago ko siya i-final. Kaya malaking tulong sa akin pagka meron talaga tayong mga metal screw, black screw na yan. Pambutas na rin siya at the same time sa ating tubular. Ito yun nga pala yung pinaka-drawer niya. Ito nga pala itong epoxy primer ko siya, waver. Gamit ko nga palang primer dito, plus waver. Kung papasin nyo dyan, yung pinaka-primer natin dyan. Importante yung ma-primer muna natin bago tayo magmasilya. Ayun yung pinaka-mga takip niya.
Yan, oh. Yan yung pinakatatlong drawer. Ito yung may pull-out tray. Ayan. Yan yung tsura niya. Ayan. Bali, inactual ko muna siya bago tayo mag-finish. Para wala tayong masyadong maraming problema just in case na mabuo na natin to. Ito nga pala yung pagkakabuo ko dito sa pinaka-drawer niya. Yung legs ko na lang napakita pero ganito ko siya binuo. Lagyan ko siya ng plasyada lahat ng ating drawer face hanggang sa drawer ng side. Ayan, backing. Saka 1 foot na plywood yung pinantitest ko na yun kung papasok siya ng swabe. Once kasi na nagkaroon tayo ng problema ron, hindi natin masusuot yung pinaka napangsalo dyan sa drawer na yan. Kaya sinusubukan ko muna lahat na pasukan ng 1 foot plywood na maliit para masigurado tayo na pagka nilagyan natin yung pinapansalo ng drawer, eh swabe-swabe na. Diyan natin susuot yung ating 1 foot na plywood. Sa pinto naman, ito na yung ating pinto na gawa ko na rin. Nilagyan ko nga siya ng groove sa gilid para mas maganda naman siyang tingnan o tanawin. Ang conceal hinges. Bali, ang 3 inches yan, magkabila, mula sa taas pa, ang punta dyan sa pinaka-center niyan, 3 inches. Tapos 7-8 naman yung papunta naman sa gilid para sa ating hinges. Yan. Kailangan ma-polit up din natin na maayos yung pinakalahat ng gilid na yan para iiwas tayo sa pasukin ng tubig o mas maging matiganda yung aging finish natin. Papansin nyo, sinilan ko pa lahat ng mga pagitan ng gilid. Ilalim na yan na hindi na siya nakikita pero sinilan ko pa rin siya para hindi na masyadong mag-moist dyan. Yan. Yan. Medyo makapal yung pinaka-primer ko nga pala rito. Kaya papansin nyo, naka-primer na siya. Yan. Primer ko na yan, medyo makapal yung pin-primer ko dyan para hindi mag-penetrate yung tubig dyan. Kung halimbawa, malalagyan siya ng medyo basang plato. Hindi mag-penetrate basta-basta yung ating tubig sa ating wood. Yan, lihain natin muna lahat to. Yan, papasin mo yan. Sa mga kilikilingan talaga namang may masilyo. After primer natin, yan, pag-dip ito yung pinaka-final coat niya. Grade nga yung gagawin natin pala dito. Then, top coat. Siyempre, after natin mag-finish yung ating final coat, ito na yung ating top coat. Para sa ating pinaka-top coat niya. Gagamit tayo dito ng 2 component na top coat na K92. Para mas lalo pa mapatibay yung ating trabaho rito. Gagawin ko lang ito mga 2 coats or 3 coats. Para mas maging matibay yung ating pinaka-takip o yung ating pinaka-lower face ng ating sink cabinet. Okay naman kasi pagka ganitong tubular na ginamit natin, hindi na siya mabilis masira. Pwede rin kung aluminum, wala naman tayong problema sa aluminum, pwede yun, dahil mas matibay din naman yun. Medyo mas mura lang na konti pagka ganitong tubular ang gagamit natin. Mas matibay din naman, wala na rin tayong magiging problema dahil cladding na yung ating patatakot dito. O aluminum cladding na yung tatakot natin dito sa pinaka-box natin. Kaya wala na rin siyang aanayin at wala na rin siyang masisira. Ito mga pinto, madali lang naman palitan yan just in case na masira yan. Yan lang tayo magkapalit. Abutin na rin siguro yan mga 30 years bago naman siguro masira yan. O halimbawa 20 to 10 years pwede nyo yung palitan ng kulay. Parang brand new na naman yan pagka pinalitan natin siya ng kulay. Yan ang advantage kapag kakahoy yung ating trabaho. Unlike sa aluminum, pagka kasi aluminum kung anong kulay niya, yun na yan kahit na magmantsa siya. Yun na lang din yun. Hindi katulad dito. Pagka na magmantsa siya, magkaroon siya ng debt. Ayan. Mas maayos ulit natin yan. Pagka pinrepaint natin siya, as anyo na naman ang magiging kulay niya. Yun ang advantage naman dito sa ating trabaho na wood.
Disadvantage dito, syempre ito ay inaanay, katagalan sisira, nabubulok syempre. Pero sigurado naman tayo na mag-asawa ka na bago natin palitan yan. Ito yung ating gagamitin dito sa pantakip niya is cladding. Aluminum cladding to. Gumamit lang ako dyan ng cutter na pamputol niya. Bali, hidinaan ko siya ng mga 3 times para medyo bumuon yung cutter natin bago ko siya itupi o balutin. Ilagyan ko din siya dito ng mga sa pinakadulo niya, ayan, para sa ating dadaanan ng ating tubular sa mga edging niya. Tinanggal ko na rin siya ng pinakabalot niya. Double face nga pala yung ginamit ko rito ng pinaka cladding niya. Double face na white, glossy white. Nilagyan ko rin siya, kung mapapansin niyo, nilagyan ko rin siya ng guhit para straight yung at di tayo maka pagkamali ng butas, nagyan ko rin siya ng marker ng dadaanan ng ating drill. Yan, medyo masinsin ang ginagamit ko rito pag-rivet sa part kanya. Kung mapasin, medyo masinsin siya. Gawa nga na ito ay patungan. Para mas muling matibay siya. Pero meron dito sa loob na dalawang pahalang dito sa ating patungan na yan para hindi lumundo yung ating cladding. Meron siyang dalawang pahalang dyan. Ito yung pinaka may drawer natin. Ito. Bukod sa kasi ito may drawer, kaya kung mapasin nyo yan, pagkatagpitagpin ko na lang yung ating retasong pinaka cladding niya. Kaya nag-DIY din ako dito ng pang aging niya. Mapasin nyo yung tubular na pinatalim ko lang gilid para mas mapabilis yung ating aging niya. Mapasin nyo napakalinis ang cut niya. Dito kasi yung pinagtapatan na nga natin dito ng drawer, yan para mailipat natin yan. Na hindi tayo mahirap. Kumuha ko dito ng rivet na pinutol ko. Yan. Para magkaroon siya ng bakat saka ako siya binutasan para pag nilagay na natin yung cladding na yan hindi natin mahirapan kung saan nakatapat yung butas ng ating drawer guide na inactual natin bago natin gawin to. Yun ang naging diskarte ko dito sa ating pagka-cladding dito. Galawas kasi natakpan yan, hindi natin makikita yung ating inactual na paglilagay ng ating drawer slide, diba? Ito yung pinaka-paan niya nga pala na ito. Lalagyan ko pa rin siya dito ng pinaka-braces niya. Actually, hindi naman ito braces. Pinaka-puting niya lang ito para magpantay siya sa pinaka-ilalim. At the same time, ito na rin magiging pansalo ng ating pinaka-cladding na yan para mas maging matibay pa yung ating cladding dyan sa ilalim. Yan kasi yung pinaka-ilalim yan eh. Yan pinaka-puting niya. Yan. Kung mapasin niya, hindi siya nakasagat sa gilid. Nakagitna siya para pagka nilag pinatungan na medyo mabigat, eh matibay pa rin siya. Yan. Saluhan din niya yan. Tapos dito lahat pa na makikita ko mga item. Kung papasin yung pinaka-aging ng ating cladding, isa kulay black yan. Kaya gumamit ako dyan ng yan, ng sealant para lang maging puti o siya. Tsaka maganda siyang tignan. Kaya-aya siyang tignan. Di siya masakit sa mata.
ba kasi sa mga, lalo yung mga nag-aluminum, din na nilalagyan ng white yung pinaka gilid na yon, dahil yun na yon, as is na sa kanila yon. Ako, nilalagyan ko pa siya ng sealant para hindi mapangit sa mata o hindi masakit sa mata tignan na nakakakita pa tayo ng mga itim-itim sa ating aging. Yan, so close yung ginamit ko rito ng hinges. Eh, sinasabi sa inyo, nagyan ko ng drawer guide. Yan. Para walang tayong problema niya, pagka sinalpak natin yan, eh walang tayong masyadong malaking magiging problema dahil inaktual na natin yan. Yan. Ito na yung ating pull-out tray. Yung pull-out tray na dati, yun din yung ginamit ko dito dahil maganda kasi yung stainless na yan. Stainless kasi yan, hindi pa naman sira. Yung drawer guide, pinuturoan ko na lang yung drawer guide. Pinawa nga na pinalawang yung drawer guide niya dahil hindi stainless yung drawer guide nila. Pero okay lang din naman yun. Matibay pa naman yan. Kaya yun na lang din sabi ko sa may-ari. Yun na lang din ang gamit namin para hindi na siya masyadong mamahalan sa pagkakabili ng ating drawer pull-out tray. Ito yung ating pinaka-final finish. Yan. Hindi ko na hinubaran yung pinaka-likod niya. Kung mapasin nyo. Yan. Dahil hindi na rin na makikita yan, kaya hindi ko na hinubaran ng ating sticker. Yan. Yan. Kaya open sa gitna na yan, dyan yung may lababo sa gitna. Yan. Dito nga pala yung sinasabi ko kaninang stainless yung ginamit natin dito sa ating soft close hinges. Yan. Mapansin nyo dyan, may 304 na nakalagay dyan yan. Ayan. Ayan, 304 nakalagay. At saka minagnet ko yan na talaga namang hindi siya dumidikit sa magnet. Unless lang yung pinaka mga bakal-bakal niya rito, yung pinaka center niya, medyo dumidikit siya sa magnet. Hindi kaya hindi yan puro, pero okay lang din naman. Mas matibay pa rin naman sa mga ordinary hinges na ginagamit na iba. Yan, 304 yung ginamit natin dyan para mas maging matibay siya. Sa lalo sing cabinet to, mas mainam na stainless yung gamitin natin. Yan yung kanya mga opening. Ayan. Yan, napakaswabe ng ating ginamit na sliding dyan. Dahil yun sa may-ari dati, is talagang hindi niya na mahugot yung kanyang drawer slide. Talagang napakatigas na. Tsaka yung mga ginamit na ano, ordinary lang. Hindi soft close yung ginamit na hinges doon. Ito, soft close na. Kaya sigurado tayo na matutuwa yung ating kliyente pagka ganito yung ating mga ginagamit na materialis. Ito naman yung pinaka sa may lababo. Kaya siya mayroong opening. Ito. Ang ating final product na nagawa na rin. Nakabit ko na nga rin naman pala. Napakaganda nga ng outcome ng ating pagkakagawa dito sa ating kitchen cabinet na to. Ito yung kanyang full out tray. Ito naman. Ganun lang guys, at salamat sa inyong panonood.